ako meron pong complaint, kuhanin yung mga listahan ng pangalan na ito at senior citizen ID, isubmit po sa regional director at gagawan po nila ng action niyan. Tama po yung information po na ongoing po ang aming production po ng cash cards for the social pension. Paalala ko lang po ang objective po ng ating meeting ngayon, ng ating pagpupulong, ay hindi po, ay upang matugunan po natin at maresolba, mabigyan ng solusyon ang mga problema ang kinakaharap ng ating mga senior citizens. At ipinapakiusap ko po na kung maaari, ay iwasan nating magbigay ng nakakasakit na salita para po hindi madagdagan ang problema na ating pag-uusapan. Yung land bank may presentation. Good morning, Mr. Chair and to everyone. This is Joss Arianco from land bank. So regarding po doon sa meeting po today, we are very appreciative po for the invitation. And we agree po doon sa discussion po ni Director Navillamos of DSWD. So tama po yung information po na ongoing po ang aming production po ng cash cards for the social pension. So all others po, we support po the program and rest assured po na we will continue to provide the needed services for the social pension distribution. Thank you po, sir. Thank you very much, ma'am. Home Sec? Yes, sir. Okay. May I call on Oscar Baguio? Yes po. Yes, ma'am. Go ahead. Okay. Good morning, Apo Chairman and all the participants. Kagaya sabi po ni Ma'am Rebecca, talagang ganun din po ang problema dito sa Baguio tungkol dito sa mga social pensioners. Late notification po. Kaya kung minsan, imbis na tanggapin nila, hindi nila natatanggap. Tapos, yung very slow screening po na nangyayari. Magfa-file sila ng matagal bago sila tawagan para ma-screen. And then, yung haba ng waiting list po natin. So much so na, paano to? Limited lang ang beneficiaries natin. Samantalang, ang haba-haba ng waiting list. So, yung mga waiting listers natin, nananalangin na may mamatay para sila mapalitan. Which is, hindi dapat. Buong akala ko, pag nakalusot na po, na waiting list siya, na okay na lahat, well, sa susunod naman, wag naman pahabain ang taon bago siya tanggapin, bago siya malista. Tapos, may concern po ako sa mga social pensioners natin na nag-change ng residency. For example, from Pangasinan, they come up to Baguio. Papaano kung hindi ibibigay sa kanila yung slot, magiging waiting list po uli sila. Papaano yun? Hindi ba kahit as long as may confirmation na change address sila, hindi ba nila madadala yung slot? Kasi ang nangyayari, pag nag-transfer sila ng Baguio, social pensioners na sila dati, hindi na, mag-wait uli sila. Magiging waiting list uli sila. Nasa waiting list uli sila. So all those things, ang dami natin mga senior citizen na karapat dapat pati, hindi sila nakakalusot. Yung mga hindi nararapat, nakakalusot, which is very unfair. So we suggest kung po pwede, yung barangay associations from the locals, sila na yung mag-i-screen and then ipas nila kay Apo Kapitan Barangay with the social worker to really validate before passing it to the region, before passing it to the national. Ang nangyayari kasi, isasubmit dun sa local social worker, then it goes to the region, then it goes to Manila, and then it comes back yung mga na-approve after all the cross-checking and everything. Pero mali pa rin, meron pa rin nakakalusot na hindi karapat-dapat. Yung mga kawawang-kawawa pa rin, maghihintay pa rin. So those are issues with this kind of meeting that we have. Ma-address yun, yung karapat-dapat naman sana. Ang daming naghintay ng matagal, etong mga newcomers na 60 years old lang, yung mga kapapasok, sila pa itong na-approve. Dahil daw po, baka may
hindi sila nakalusot noon sa validation. Sana naman sinasabi ka agad, no? Pag naisubmit yung mga names, babalik din yung evaluation na ay hindi sila nakalusot dahil ganito, kulang yung papers nila, para magawin natin ng paraan para yung mga older naman, sino naman ang dapat makatanggap ngayon? Those are things that we observe with in connection with the social worker. Thank you po sa lahat. Thank you po. Okay, thank you po. Direct Wilma? Okay po. Yung pong mga list, okay. Ako po kung Mr. Chair, ang akin pong respond dyan, kung meron pong mga complaints, ilista po yung pangalan na yon at isubmit sa mga regional offices for action and validation. Apo. Tapos, require po sila na magbigay ng feedback doon sa nag-refer. Kasi we cannot operate on a parang, ano ba yan, generalization. Kung meron pong complaint, kuhanin yung mga listahan ng pangalan na ito at senior citizen ID, isubmit po sa regional director at gagawan po nila ng action niyan. Pag hindi po ginawa ng action, tsaka po tayo mag-uusap muli. That's one. Yun po yung concern ko doon. Now, yun pong mga nag-a-apply dahil hindi sila nakasama, iba po yung usapin. Kailangan po mailista ulit kasi po papasok po sila doon sa validation process. Yun po yung lahatan kong sagot doon sa mga concern on exclusion errors. No? So, yun po yung po pwede kong sagutin. Hinihingi ko po na ganito po yung maging sistema natin para po mahirap maka-action po agadan yung regional offices at mahanap kung nasaan ito at magawa ng action agad. Okay po. Ma'am Margaret, okay na? Hello, good morning po. So, yun po kasing in terms naman po ng mga nag-move out natin or nag-transfer na mga senior citizens. So, a certain referral mechanism should be elicited po by the MSWDO or kung saan po nag-emanate yung paglipat. Kung properly coursed po siguro yung transfer ng ating senior citizens, magagawan po yan ng paraan ng ating mga field offices, yung dalawang field office po na nagko-cover, or if it's within the same region lang po, lalo po siyang mas mabilis. But the referral saying that that particular person have transferred residence, maa-actionan po natin. And I guess when the system na-enforce na po natin yung fully cash carding, mas mabilis po yun kasi naka-payroll na po siya. So, hindi na po siya mag-i-entail ng panibagong waitlisting po. And in terms po talaga nung long list of waitlisted beneficiaries, nabanggit naman po ni Director Wilma na ang lahat po ng adjustment to the target, may commensurate po itong amount po ng budget na hindi po naman kaagad-kaagad natin mai-enforce because the budget for that particular year has been parang mandated by the GAA. So definitely po, the next following year po upon submission of the proposal of new targets ng DSWD, sakalang po siya mai-enforce. And let's also consider the fact that minsan po ang allocation din po natin, gumagamit din po kasi tayo ng evidence-based data. So, minsan po kasi pag naglabas po ang ating PSA or ang ating census or ano, meron po yung commensurate na number of percentage of indigency. So, for the past years, lagi pong sinasabi nila na 30% out of the total number of senior citizens are indigent. However, the DSWD provided 50.30% of the total number of indigent population. So siguro po ito po yung kinakailangan din naming makuha from our authority na nagka-conduct din po ng ating mga census, sir. Kasi talagang minsan po mahirap po talagang mag-target. Plus, yun pong panibago siguro amendment in the law because two of the criteria are very subjective in nature. Number one is how do we assess
evidence-based that the person have not received support from the family or they don't have properties that would support them. That's why po talaga yung prioritization natin are given to doon sa mga talagang really indigent na wala po talaga itong mga parameters na ito. Walang pension, wala po silang nagsusuport ang kamag-anak, and wala po silang mga properties which merong mga rents. Eventually po kasi pag nag-validate po ang ating mga field offices together with the LSWDO, malalaman po natin yung mga ibang senior citizens pala may mga properties, may mga rents, may mga taniman. So yun po yung nagiging challenges po para po sa ating lahat.